our vision statement. 2025 Disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose. COGEO Christian Church exists to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a whole life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership. He is more than you could ever need. He's more than the eye could see. I don't deserve His love, but He's always been there for me. You see, Jesus met me when I was at my lowest. And if you don't know Jesus, know this. He is the greatest example of generosity this world of greed has ever seen. And when Jesus hit the scene, He changed the scenery and met diversity with serenity. If you're looking for peace, He offers plenty. Jesus was and Jesus will forever be King. And when the angels sing, they sing of the grace that was displayed for sinners like me. I can't explain Him and I can't describe Him. And if I could, He wouldn't be Jesus, because you can't explain eternity and you can't comprehend the galaxies, but it was the loving hands of Jesus who spun them into existence and created man, knowing He would go to the cross to pay our sentence. There was a certificate of judgment with a period after the sentence, and we were sentenced to death long before He said, "It is finished." He is a father to the orphan, a shelter for the homeless, a hiding place for the abused, and an anchor for our storms. He stormed the gates of hell and came out on top, and the power of His gospel cannot be stopped, even when the world tries. They try a lot. He traded places with Barabbas and became the catalyst of missions across the world, covering every portion of the atlas. If you're in need of rest, I know of a mattress. If you don't know Jesus, your future is tragic, but He gladly embraced tragedy so we could live in His presence of majesty. His presence is presence, and it's His presence that presents preciousness to a world of peasants. He is far from pretentious, but still loves those who are. He is the light of the world and hung the stars. He brings the dead to life and delivers life to the dead. He took a crown of thorns on His head so we could put crowns at His feet, and I can't wait until I get to kiss His feet that were nailed to a cross for me and for you and for every person around the world. He loves the world, and I love His word, because the word became flesh, and in His flesh He demonstrated the word to the world. He is an example to every boy and every girl. He is a lover of black people. He is a lover of white people. He is a lover of the unchurched and the assembly under the steeple. He doesn't see the believers' failures, but still takes time to celebrate their faithfulness. It's the power of the Spirit that enables us and gives us boldness when the world labels us. And if you want to label me, please call me a Jesus freak. If that freaks you out, good, because it's better to be good with God than to fight being misunderstood by a world that could never understand. So let it be understood that I don't worship man, we worship Jesus. And although He doesn't need us, He still sees us and pleads with us to run to the cross where He bled for us. His heart bleeds for us, His heart grieves for us, but still graciously grants us a pardon for our treason in a season where the world tries to explain away the work of the Spirit with human reasoning. There is a reason they can't. Because the Spirit is like the wind, and the wind cannot be seen. But loved is the one who believes without seeing the unseen. I'm telling you today that Jesus is something. He's something more. He's something great. And if you want to know Him, you don't have to wait. He stands at the narrow path with a key to the gate, and you only have to reach out and embrace His grace. I don't care who's president. I have a King who is always present. I don't care who holds musical celebrity. The voice of the Lord will always be the sweetest melody. I don't care who owns the riches of the globe. My Jesus holds more wealth than one ruby on His robe. I don't care who is the strongest or the fastest. Nothing matches the Creator of the universe and His immortal, infinite status. I don't care about religious leaders who died and stayed dead. I'll only worship the one who conquered death and wears a crown on His head. His name is Jesus, and I'm telling you, He's something. He was faithful yesterday, and He is faithful today. I can feel His presence whenever I pray, and when the time comes for me to fade away, I'll remember the day I heard Him say, "My name is Jesus." Thank you.
And muli po, ating pangialay, ang ating pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. And Lord, we bless you, Panginoon. We praise you, Lord. May we bless your holy name sa umagang ito. Purihan po natin ang ating Panginoon. Ito ang araw na ginawa mo, Diyos. Ako'y nagsasaya at pupurin ka. Okay, sarap na sumayap, umawit sa'yo dati. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Sasaya o kulungkutan, anumang inilalagyan, umulan, bumagyo, lumindol man, di na mapipigilan. Sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita, sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita. Araw na ginawa mo, Diyos. Ako'y magsasaya at pupurin kita. Okay, sarap na sumayap at umawit sa'yo dati. Itataas ang ngalan mo, Jesus. Kasabay ng mga anghel sa langit, kasabay sa aking pag-awit, sa sayaw, sa sigaw, sa kagalakan, di na mapipigilan. Sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita, sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba sa'yo at akinaan, kalwang hatian. Sinasamba sa'yo, ang katahilaan, kalwalhatian. Sinasamba sa'yo, ang katahilaan, kalwalhatian. Sinasamba sa'yo, katahilaan, kalwalhatian. Sinasamba kita, sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita, sinasamba kita, ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Jesus, lakas at buhay, sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay, magpupuri sa'yo, itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay, sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Lakas, lakas at buhay, sa'yo ay alay, mula ngayon at magpakailanman. Panginoon, purihin ka, Lord. Purihin itaas ang pangalan mo, Lord. Sa aming pagpatuloy na pag-awit sa iyo, Lord, na makatagpuin mo, Lord, ang aming mga puso, Lord. Lord, hindi po namin may deny, Panginoon, o may tatanggi na kami kilala mo, Lord.
kami pong mga kasalanan, mga pagkakamali, mga problema at mga pinagdadaanan, Lord. Mga Panginoon, patuloy niyo kaming i-search, Lord, sa umagang pong ito. Sa patuloy namin pagpuri, Lord, at pagsasalamat sa iyo at pagsamba, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang makikita at mga ibabaw po sa aming bangay. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan
nang walang hanggang mga papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, buhay sa ang bansa, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Mga Panginoon, mabigyan ka namin papuri at pagsamba. Purihin ka. Mapagpalang linggo po sa CCC Family. Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating Sunday online worship service. At alam ko po ang bawat isa po sa atin updated sa mga balita, kaya alam po natin na pumapalo na sa mahigit 30,000 ang mga nagpo-positibo sa COVID-19, anumang variants ito. At nice ko lang po ipaalala sa bawat isa na huwag itong pagmulan ng ating pangamba o ng takot, dahil alam naman po natin na anuman yung kalagayan natin sa buhay, ang Diyos ay hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. Ang kanyang faithfulness ay subok na po sa lahat ng nagdaang salin lahi at sa darating pang mga henerasyon. Kaya ipalagay po natin yung ating mga puso, ang kapayapaan at pag-asa, lagi po nating ilagak sa ating Diyos, dahil ang Diyos po natin buhay. Alam niya po itong nangyayari at meron po siyang ginagawa sa ating mga buhay. Basta magpatuloy lamang po tayo at maging buhay natin ang pagsentro sa kalooban ng Panginoon Diyos, at naniniwala po ako na laging uusbong ang kapayapaan sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, nawa maging itong salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa sandali pong ito ay makapagdulot sa atin ng kalakasang pampananampalataya. Simulan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa isang maikling panalangin. Yumuko po tayong lahat at lumapit sa Diyos. Aming Diyos, kami po ay nagsusumamo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Loobin mo, Panginoon Diyos, na madakila ka namin, maparangalan, maitaas sa aming kalagitnaan. Maging itong virtual fellowship namin, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa iyong paningin. Alisin mo, Panginoon Diyos, ang maaari pong makasagabal sa amin, makadistract sa aming pakikinig, panonood sa panambahang ito. At nawa, Panginoon, marinig namin ang tinig mo, madama namin ang presensya mo sa sandali pong ito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makakapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen.
Ang ating tema, mga kapatid, sa 2022 o itong ating unang buwan sa 2022 ay ganito: Reviving the Passion of Becoming His Reflection. Reviving the Passion of Becoming God's Reflection. Alam po ninyo, ito pong ating tema napakahalaga dahil lubhang naapektuhan ang ating pananampalataya sa ilang taong pagdating at pananalanta nitong sakit sa ating mundo, lalo na sa ating pong bayan at komunidad. At naapektuhan po talaga yung ating pong paglakad bilang Kristiyano. Hindi po natin yan maididenay. At alam ko po yung iba sa atin ay nanghina dahil nawalan tayo ng physical fellowship. Yung iba kasi mahina ang internet. Yung iba mas naging abala sa mga gawain sa bahay or online businesses dahil alam po natin na kinakailangan pa rin natin magtrabaho kahit nasa gitna po tayo ng pandemya. Kaya ito pong ating tema ay isang paalala na kinakailangan po natin muling i-revive yung ating hangarin, yung ating passion, yung ating pagnanasa na mamuhay bilang larawan ng ating Diyos na buhay. No? Kaya ito nawa ay mag-reflect sa ating pakikitungo sa kapwa, sa ating engagement sa social media, sa ating pamilya, at sa lahat pa ng bagay sa ating paligid. At nawa, ang ating pong pinag-aaralan sa sandali pong ito ay makapagdulot din ng katatagan sa ating pananampalataya. Nais kong gamitin bilang introductory text. Ibig sabihin, marami po tayong mga talatang pag-aaralan sa umaga pong ito. Itong Romans 12:2 na very popular. Sabi po dito, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." No? Ang ating pong introductory text ay magagamit din natin muli mamaya sa limang mahalagang salita na ating pag-aaralan. At nawa ito pong talata na ito mag-remind sa atin na tayo ay kinakailangang hindi sumali sa cycle, sa pattern na sanlibutan ito dahil nanakawin nun ang imahe ng Diyos na nasa sa atin. Remember that Christ lives in you at kinakailangan tayo mga Kristiyano ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. His good, pleasing, and perfect will. Kaya po ang passion sa ating puso dapat hindi namamatay. Dapat po lagi po natin pinapainit, gumagawa tayo ng paraan para po ang ating pamumuhay bilang larawan ng ating Diyos ay patuloy na makita, maging obvious at magningning sa harapan ng maraming tao. Of course, ang ultimate goal natin to give God the glory. Kaya po ang layunin natin sa pang-araw-araw ay maparangalan ng Panginoon Diyos. Tayo po ay pagsumakita natin ang mamuhay ng maging larawan ng ating Diyos. At yung ating title sa umagang ito ay napakasimple lang, no? Yung maturing image. Maturing image. Yung image ng Panginoon na nasa sa atin, kinakailangan ito ay magkaroon ng progress, lumago o mag-mature. Kaya meron po tayong tanong sa umaga pong ito na sasagutin natin mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito, what are the things that we need to change and improve in ourselves to become more mature as we desire to revive the passion of becoming God's reflection? Ano po ba yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin na dapat baguhin at ma-improve sa ating mga sarili? Nang sa ganon ay patuloy po tayong lumago sa ating desire na ma-revive yung passion na maging kalarawan ng ating Diyos na buhay. So, anong sentro po nitong ating paksa? Ito po ay nakapaloob sa salitang change or transformation na binasa natin mula sa Romans chapter 12 verse 2, yung ating introductory text.
Naniniwala po ako sa buhay kasi ng isang Kristiyano, kapag walang pagbabago, mauuwi lamang ito sa pagpapakitang tao. Because transformation or change is the byproduct, the result of sanctification. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 to 7, pero sinummarize ko na lang sa ganito, sabi, it is God's will that you should be sanctified, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. At ang pamumuhay ng may kabanalan ay hindi magaganap kung hindi magsisimula sa pagbabago. Kaya ginamit natin bilang pangbungad na talata ang Romans chapter 12 verse 2. May mga ilang words of wisdom galing sa ibang mga manunulat, no, patungkol sa salitang transformation or yung salitang change. Una po ang sabi ni Charles F. Kettering, "The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress." Maraming ayaw sa pagbabago, pero ito daw ang kaisa-isang bagay na makapagdudulot sa atin ng paglago at pag-unlad. Sinabi rin po sa isang quotation, "There is nothing permanent except change." Tama po, no, ang lahat sa mundo nagbabago. Kaya pag hindi tayo nagbago, tayo ay mapag-iiwanan, lalo na sa aspeto ng ating spirituality. No, at pangatlo, sabi po ng isang German proverb, "To change and to improve are two different things." Marami tayong pinapahusay sa ating buhay at maganda po iyon. Pero iba pa din kapag may binabago din tayo sa ating mga sarili. Ang tanong muli na nais kong sagutin natin, no, gamit ang salita ng Diyos sa umaga pong ito ay ganito muli. What are the things that we need to change and improve in ourselves to become more mature as we desire to revive the passion of becoming God's reflection? Sagutin na po natin. First, we must change and improve ourselves in relation to yung unang salita, influence. Gamitin po natin yung acronym na image, no, sa ating pag-aaral. So yung unang letra ay I. So we must improve, change ourselves in relation to first, influence or impact. Sabi ng Matthew 5:13, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men." Matthew 5:13. Because influence proves how genuine you are as a Christian. Walang duda, si Jesus ay namuhay na may impact sa harapan ng maraming tao. Kahit saan siya magpunta, maraming nababago dahil sa kanya. Sa paano pong paraan? Sa pananalita, hindi siya mapanghusga, hindi nagsasalita ng masama, at walang kasinungalingan, no, sa kanyang mga labi. Pangalawa, sa kanyang mga gawa. Ang mga gawa ni Jesus ay laging nakaugnay sa kalooban ng Ama. Kaya, dahil sa kanyang paraan ng pananalita at gawa, maraming buhay ang nabago. Kaya kung ninanais po natin na mag-mature ang imahe ng Diyos sa ating mga buhay, bigyan natin ng malaking pansin ang ating influence, impact sa harapan ng mga tao. Tayo ba ay nagsasalita tulad ng paraan ng pananalita ng Panginoong Jesus? Tayo ba ay nakikitungo o gumagawa sa mga tao kagaya ng pamantayan ng Panginoong Hesukristo? Lagi ba sa ating namumutawi ang kababaan ng loob kaysa sa panghusga o pamumuna? Tayo ba ay pinaghaharian ng isang uri ng pamumuhay na nakasentro sa naisin ng Diyos sa atin? Kasi kung ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay malayo o kaya ay wala sa kalooban ng Panginoon Diyos, ang ating magiging impact at influence sa harapan ng tao ay maaaring maging iba sa inaasahan natin mula sa salita ng Diyos. Kaya ang ating pong
patotoo sa harapan ng tao ay napakahalaga dahil doon nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Isa sa mga ways para makita ng Diyos ang tao ay sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating pinapakita sa ating kapwa. Kaya marapat lang po na mabago at magkaroon ng progreso sa atin pong influence sa harapan po ng marami. Ikaw po, sino ka or ano ang iyong influence, ano po ang iyong impact kapag kasama mo ang iyong mga katrabaho, kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan, kapag kaya kasama mo ang cellphone mo, at kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay at iba pang mga bagay sa paligid. Tayo ba ay kinakakitaan ng isang influence na nakapagbibigay ng inspirasyon, pagbabago at paglapit ng mga tao? Nagiging dahilan ba ito ng paglapit ng mga tao sa ating Panginoon? So yung unang bagay na nais ko pong pagbulay-bulayan natin, yung salitang influence. Pangalawa po, ang isa pa pong bagay na kinakailangan po na mabago at ma-improve sa atin para tuluyan tayong maging kalarawan ng Panginoon Diyos, yung ating mindset. Ikalawa po, mindset. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, "For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Because mindset shapes your moral standard as a Christian. Ganun po kahalaga yung mindset. At ang sabi po sa 1 Corinthians 2:16 na we have the mind of Christ. Hindi po ito yung literal na isipan ni Kristo, no? Na ganun na rin po yung ating isipan, no? Ang pag-iisip ni Kristo ay dapat maging pag-iisip din ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, tayo ay may tamang pagtingin sa kung ano ang mga bagay na espiritual at mga bagay na makamundo. Dahil nga nasa sa atin ang kaisipan ni Kristo, meron tayong knowledge to discern what is spiritual and what is worldly. Ganun kahalaga ang aspeto ng mindset sa ating pinag-aaralan. Kaya gaya na sinabi ko, yung mindset shapes our moral standard as a Christian. At sa totoo lang, napakalaking bahagi ng mindset, no, pagdating sa issue ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang isipan, ang tagahubog ng ating mga ugali. Kaya nga kapag hindi nababago ang isipan, hindi din nababago ang pag-uugali. Ang laging laman ng isip ni Kristo ay sundin ang kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ang pamantayan niya sa pamumuhay. Kaya sinabing nating mindset shapes our moral standard, shapes our moral standard as a Christian, dahil nga laman dapat ng ating isipan kung ano ang naisin ng ating Panginoon Diyos. Naniniwala po ako na yung bawat isa po sa atin, we possess, we have the mind of Christ, meaning we have this capacity, we are able to discern what is good, what is right, what is God's will, what is man's will, what is spiritual, and what is worldly or secular. Kaya po, naniniwala rin po ako na yung bawat isa po sa atin, yung isipan, kinakailangan mabago at patuloy na magkaroon ng paglago. Pagbabago mula sa iniisip natin na hindi para sa Panginoon, at paglago mula sa mga alam na natin, mga spiritual na bagay na dapat po pa po nating mapaunlad sa ating mga buhay. Kapag hindi po natin ginalaw yung ating kaisipan at hindi po natin iniugnay sa kaisipan ng Panginoong Hesukristo, mahihirapan po tayo na mausisa, mahihirapan po tayong mabatid ang kalooban ng Diyos. At kapag hindi natin nalaman ang kalooban ng Panginoon Diyos, hindi tayo makakapamuhay ayon sa Kanyang kagustuhan. Kaya ang mangyayari, mamumuhay tayo sa ganang ating mga sarili, and it is very, very dangerous. Dahil alam naman po natin na yung ating mga sarili ay maaaring maging misleading
no, sa paglakad natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya po napakahalaga na mabago at magkaroon ng pag-unlad sa ating pong mga kaisipan. So ang una po na dapat mabago sa atin at magkaroon ng pag-unlad o ng progreso ay ang ating influence. Pangalawa, yung ating mindset. At pangatlo po, may kinalaman po sa salitang addiction. Ito pong addiction na ito, makikita natin sa Romans 12:2. May sinabi po kasi doon, do not conform any longer to the pattern of this world. Bakit po? Because addiction plays an important role in our Christian values. Kapag tayo po ay pumasok sa isang cycle, no, na alam po nating hindi para sa Diyos, tayo po ay maaapektuhan. At ang maapektuhan po sa atin yung ating values bilang isang mananampalataya ni Kristo. Hindi naman po lahat ng addiction ay masama. Pero alam naman po natin lahat ng sobra ay hindi maganda. Addiction ay when you are comfortable, no, in a particular activity that it seems your life is not complete without doing it or performing it. Para bang hindi kompleto ang buhay natin pag hindi natin to nagagawa. No? Doon pumapasok yung idea ng addiction. Yung mga bagay na alam nating mali pero ginagawa pa din natin dahil nga may particular benefit sa atin. Yun po yung danger na ating pinag-uusapan. Yun po yung addiction na hindi makatutulong sa atin para maging mistulang kalarawan ng ating Panginoon. Hindi ba't napakahirap ang mawala ng internet connection? Kaya hahanap tayo ng paraan para magkaroon ng signal o magkaroon ng access para sa engagement natin sa social media. Yung iba tila hindi kayang walang Facebook. Yung iba tilang hindi kaya mapigilan ang online games. Yung iba po, lahat ay parang gusto niyang malaman lahat ng latest. No? Dahil nga, para ba siyang nagkaroon ng isang malalim na koneksyon sa social media. Ang problema, na a-addict tayo sa internet, kaya nawawala naman tayo ng passion sa improvement ng ating faith. Hindi ko po sinasabi na masama ang Facebook, TikTok, YouTube, lahat ng may koneksyon sa social media. Pero pag ito ay naging isang uri ng addiction sa atin, maagaw nito at mananakaw ang malaking bahagi ng ating pagnanasa na mapaunlad ang imahe ng Diyos sa atin dahil nadidistract na tayo sa mga bagay na spiritual. Kaya depende pa din nga sa paggamit ng iba't ibang platforms sa social media. No, pero alam ko po na alam ninyo yung aking tinutukoy. Alam po ninyo si Jesucristo meron din nga parabang addiction or cycle sa kanyang buhay. Pero ito po ay may kinalaman sa kanyang relasyon sa Ama. Sabi po ng John 4:34, sino sa kanila? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa sa akin, niya sa akin. Alam po ninyo, nung sinabi ni Jesus na ang pagkain ko ang tuparin ang kalooban ng Diyos, ito ay para bang sinasabi ni Jesus na hindi ko kayang mabuhay nang hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil alam naman po natin na ang pagkain ang nagiging isa sa mga sources, resources ng ating buhay. Sabi rin sa Luke 5:16, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Nakagawian na ni Jesucristo ang pumunta sa isang tahimik na lugar para makipag-ugnayan sa Diyos. So, bago sumapit ang gabi or bago sumapit ang umaga, sa gitna ng kanyang pangangaral at pagmiministeryo, siya ay lagi nakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. Ba't ko nabanggit ang mga bagay nito? Kinakailangan po mabatid natin sa ating buhay saan ba ako nagkakaroon ng addiction, saan bang bahagi ng aking buhay na tila bagang hindi na ako makawala sa cycle na ito at naapektuhan na yung aking paglago bilang mananampalataya ni
Kristo. Baka instead na nasa cycle ka ng kalooban ng Panginoon Diyos, tayo ay nasa cycle ng desire ng sanlibutan. Kaya ang nangyayari ay nako-compromise o kaya napapahamak tayo, lalo na yung ating faith sa Panginoon ay lubhang naapektuhan. No, kaya mag-ingat po tayo sa pattern ng sanlibutan. Kaya nga ina-advise ni Apostle Paul na magkaroon ng transformation sa ating isipan. So ang una pong bagay, influence. Pangalawa po ay mindset. At pangatlo po ay yung addiction. At yung pangalawa sa huli, yung letter G, kinakailangan pong mabago at magkaroon ng pag-unlad sa ating pagiging maka-Diyos, yung salitang godliness. Ang sabi po ng James chapter 1 verses 26 to 27, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultiness in this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Why godliness? Because godliness defines the true meaning of religion of the Christian world. Dapat nating maunawaan na sa mundo ng Christianity, nawawalan po ng saysay ang ating relihiyon kung walang pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Hindi po patungkol ang godliness sa pagsisimba, no? Maaring ito ay may maliit na kaugnayan, pero ito ay hindi sinasalamin ng buong pagiging maka-Diyos ng isang tao. Hindi po ito yung patunay ng godliness. Hindi din po patungkol sa pagiging aktibo sa mga gawain ng simbahan bilang patunay na ikaw ay godly. At hindi din po ito padamihan ng kabisadong mga Bible verses o kaya patagalan sa simbahan para masabi na tayo ay godly o maka-Diyos. Ang godliness po ay minarapat o minamarapat ng ating Panginoon na ito ay may ugnay sa ating pamumuhay na malayo sa kasamaan ng mundo. Sabi po rin sa verse, ito ay patungkol sa kabanalan ng ating mga dila o pananalita. Ito ay patungkol sa ating mga mabubuting gawa tungo sa ating kapwa, lalo na sa mga pangangailangan na may hirap at sa kanilang mga karapatan. Dahil ang relihiyon ay imahe ng kabanalan. Kaya kung sinasabi natin tayo ay relihiyoso, ito ay makikita sa ng tao sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang isang magandang cross-reference dito, nung sinabi ni Peter yung salitang, "You shall be holy, for I am holy," sabi ng Panginoon. At marahil ito ay kinote niya sa Book of Leviticus, sa chapter 12, verse 9. No? At sa iba pang mga talata sa Old Testament, sabi ng Panginoon, "Maging banal kayo, sapagkat ako ay banal." So, ibig sabihin, ina-advise sa atin ng Panginoon Diyos na tayo lagi ay magsuri ng ating paraan ng pamumuhay. Hindi natin pinagbabasihan lagi ang mga gawain na simbahan, pagtaas ng kamay, no? At iba pang mga church activities para masabi na tayo ay godly. Ang imahe ng Panginoon Diyos ay mas nakikita sa ating mga gawa, sa ating mga buhay. Kaya isang paalala po sa atin na totoo po na mahalaga ang relihiyon, pero ito ay nawawalan ng kabuluhan kung ang pamumuhay naman natin ay malayo sa mga tinuturo ng relihiyon. Kaya mga kapatid, alam ko po na yung bawat isa po sa atin lagi nag-struggle sa kasalanan, sa mga tukso at iba pang bunga ng mga pagsubok at sa ating mga kahinaan. Pero ina-encourage ko yung bawat isa na sa kabila ng kawalan natin ng face-to-face, ng physical gathering, kinakailangan po na pinapalago pa din natin, pinapatibay yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sa paano pong paraan, dapat po nakikita sa ating buhay ang pagiging godly dahil ang Diyos ay banal. At tayo po ngayon, pinag-uusapan natin na kinakailangan nating mamuhay bilang
larawan ng Panginoon Diyos. At imposible na tayo ay maging kalarawan ng Diyos without godliness. No? Kaya yun po yung pang-apat. So una, influence. Pangalawa, mindset. Pangatlo, yung tungkol sa addiction. At pang-apat, yung godliness. At huling-huli po, yung salitang entity. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 11, patungkol po sa salitang entity. Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to obtain from sinful desire which war against your soul. As aliens and strangers in the world. No, yung salitang entity, it has something to do with your life, your being, our existence, yung katauhan. Ito po yung ating tunay na sarili. Bakit po? Because entity shows you are citizens. We are citizens of heaven and strangers in this world. Something that is separate from other things. Yan po yung pagkakakilanlan sa atin. Tayo po ay nakabukod, nakahiwalay, because God consecrated us sa kanyang kalooban. Kaya yung ating pong mga sarili, yung ating pong entity, yung ating being ay nakahiwalay sa mga bagay dito sa sanlibutan dahil hindi ito yung ating talagang tahanan. Ang tahanan po natin ay sa piling ng Panginoong Diyos. Ang pinakadiwa ng ating pagiging stranger, pagiging alien dito sa mundo ay makikita kung paano natin kinikilala ang ating sarili habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ano-ano ba yung desires mo? Panlangit ba o panlupa? Ang kasalukuyan ba nating ginagawa ay sumasalamin sa ating patutunguhan dahil nga alam po natin na hindi tayo taga rito sa mundo. Ang paghahangad na maging kalarawan ng Diyos o ang makita ng tao ang Diyos sa ating buhay ay malalaman kung gaano natin nauunawaan na tayo ay nakatalaga sa Diyos. Ikaw po ay anak ng kataas-taasan Diyos at ang ating tahanan ay sa piling niya. Kaya ang pagkakakilanlan sa atin ay lagi nakaugnay kay Kristo. No? Pero people will easily recognize the image of God in us if we will live in accordance to our entity. We are born again people. We have been transformed through the power and grace of God through Christ alone. At bawat araw, binabago tayo ng Diyos upang maging mistulang kalarawan niya. Kaya napakahalaga po ng salitang entity when we talk about becoming God's reflection. Kaya po sa ating buod at conclusion, sabi po ng isang manunulat, progress is impossible without change. And those cannot change their minds, cannot change anything. Therefore, yung tanong po natin kanina, what are the things that we need to change and improve in ourselves to become more mature as we desire to revive the passion of becoming God's reflection? So we must change and improve ourselves in relation to influence, mindset, addiction, godliness, and entity. In this time of pandemic, wala po tayong masyadong mga gawain at lahat ng ating nakasanayan sa simbahan ay hindi na po natin nagagawa. At hindi po natin maitatanggi na marami talaga naapektuhan at napahina ng sitwasyon. Kaya we must help ourselves to revive the passion of becoming God's reflection. Mga kapatid sa Panginoon, hindi po tumitigil ang buhay habang tayo ay nandito sa mundo at alam po natin hanggang sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay mamuhay sa kalooban ng Panginoong Diyos, yung kanyang pleasing, perfect will para sa bawat isa po sa atin. At magaganap yun kung patuloy nating sasaliksikin ang Diyos sa ating buhay at tayo po ay magkakaroon ng pagnanasa na maging mistulang kalarawan niya. Ikaw at ako po ang mga representante ng Diyos dito sa sanlibutan para ipakilala siya sa maraming tao. Kaya mga kapatid,
nawa ang bawat isa po sa atin ay patuloy na magningning sa Panginoong Hesus Kristo. At ang kanyang liwanag ay suminag sa lahat ng ating mga kasama sa tahanan, sa trabaho at nakakasalamuhang tao. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, sa sandali pong ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa biyaya ng iyong pagsama sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Tunay nga Panginoon Diyos na kinakailangan po naming suriin, kinakailangan po naming baguhin at paunlarin Panginoon Diyos ang limang aspeto na aming natutunan sa araw na ito. Ito po yung aming influence, ito po Panginoon Diyos yung aming mindset, anumang addiction ng aming kinakabilangan, at maging Panginoon Diyos yung salitang godliness at entity, ito ay aming pong mapagyaman at mapaunlad sa araw-araw. Salamat Panginoon Diyos sa lahat ng mga sumusubaybay at tumatangkilik ng aming panambahan kada linggo. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, basbasan, ibuhos ang masaganang biyaya at mayamang pagpapala. At inihiling po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Minsan pa mga kapatid, pagpalain po tayo lahat ng Diyos at manatili lamang po tayo sa kanya-kanyang tahanan kung wala naman po tayo nga dapat puntahan at maging blessing tayo sa maraming tao. At nagpapasalamat din po pala tayo sa sandali pong ito dahil sila Pastor Ernie at yung kanyang community of faith doon sa ibang bansa ay tayo ay binless ng around 150,000 para maipantulong sa bawat pamilya ng COGEO Christian Church, lalo na po sa ating mga outreaches, sa ating mga daughter churches. Kaya Pastor Ernie, maraming salamat po sa inyo, sa buong leadership, at naging daluyan po kayo ng pagpapala sa COGEO Christian Church. Ang bawat isa po sa atin, nawa ay mabless nitong blessing na pinagkaloob sa atin ng LSCC, at nawa ay kung may time tayo, we can direct or mag-PM kay Pastor Ernie para pasalamatan po sila. Kaya minsan pa, sa tulong din po ng aking mga kapwa pastor at kamanggagawa, ay ang ating pong gift-giving na ito ay naging matagumpay yung paghahanda nito. At ngayon po ay kasalukuyan na marahil pinagkakaloob ng bawat simbahan ng sa tulong ng mga pastor at manggagawa ng bawat daughter churches natin. Daughter church natin, itong main church, ay ating po itong pinamimigay. Salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na buhay. See you po sa first Sunday ng February kung magiging mas magaang mabuti ang ating kalagayan kung loloobin ng Panginoon. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Hello everyone! As the new year begins, let us start to join our CCC activities. Watch out for our annual planning. Hey brothers and sisters in Christ, we encourage you to join on our fellowships. Physical and online worship service every Sunday, 9 a.m. Youth Fellowship every first and third Sunday, 10 a.m. at CCC. Remnants Online Fellowship every fourth Sunday, 5 p.m. Let's come together and pray. Join our prayer activities. Prayer meeting every Wednesday, 6 p.m. at CCC. Prayer train every Saturday, 5 a.m. to 5 p.m., kindly approach Sister AB to reserve your slot.
COVID-19 prayer habit, weeknights, 8:19 p.m. We want to pray for you. You may write your prayer request on a piece of paper and drop it on our prayer request box located outside the church, or you may fill up the Google form posted on our Facebook page. Let us pray for the families of the week. Celso Family. Celso Family. Credo Family. De La Cruz Family. De Guzman Family. Espiritu Pastor Ayi Family. Connect with us on our social media accounts.